Well, anyway, tama, totoo yan. Syempre nandun yung kabab pa rin dahil syempre balik ABS and yung sa TV5 kasi kontrabida rule yun eh. So iba tong series na huwag kang mangamba. So ang laking adjustments din syempre pinag-aralan ko rin talaga yung character nung binigay sa akin yung ano. Syempre kailangan paghandaan mo eh dahil itong mga makakatrabaho ko ngayon, so huwag kang mangamba, talagang mga magagaling na actor. So syempre kailangan mo laging ibigay yung best mo. And lalo na dahil thankful din ako dahil ngayong pandemic nga, hindi naman tayo talaga lahat nabibigyan ng trabaho. So ako talaga, lagi kong sinasabi sa sarili ko na pag nabigyan ka ng trabaho, talagang do your best. Na kahit ano pa yan, laging back to zero talaga lagi. Syempre para sobrang ano eh, ang laking opportunity na to na mula sa Dreamscape. So ako yun, lagi naman ginagawa ko yung best ko. And masaya ako dahil nandito ulit ako. Thank you so much, Kai. Thank you po. Congratulations sa mga kasama dito sa batch 1. Thank you, Justin. Thank you, MJ. Thank you po. Again, thank you, Bon. All right, so we move on to the next. Justin, I think sino bang nasa next sa list natin? Ayun, hindi ko pa nakikita sa Zoom si Kuya Alan San Juan of Stars Photog. Lalaktaw muna tayo. We have Gisa Mora of WhatsApp.ph. Gisa? Ayan, nandito siya sa Zoom. Hi, Gisa. Hi po. Good evening. What's up, everyone? I am Gisa Mora from whatsup.ph. Good evening. And good evening po. And this question po is for Miss Margox Montana po. So, my question is there a time na na-challenge kang gampanan ng iyong character at bakit? Meron nga po. Kasi nga po, gaya na sa limited kanina, parang yung character namin, ganun po, tapos biglang transition na po sa biglang X. So parang sobrang challenging po kasi pahirap din po para sa yung role na ginawa namin. Ayun po, may maglalaban din. Ayan, thank you so much po and again, congratulations po. Thank you, Gisa. Tatawagin ko ulit namin for the next batch, no? For a next set of questions, we have Chad Rosette of Manila Feed. Chad? Thanks, Justin! Ayan, so for my question is for Ashton at saka kay Kyle. Ayan, hi Ashton, hi Kyle, good evening. Hi Sir Chad. Hello. Working with today's hottest teen stars, sila Andrea, sila Seth, sila Kyle, si Francine. Ano yung pinaka natutunan niyo sa kanila or with the veteran actors na kasama dito sa Huwag Kang Mangamba na pwede niyong ma-apply bilang nagsisimula kayo sa pag-aartista? Kyle, ako muna. Sa akin, madami po. Ang dami ko pong ma-apply dahil ang dami po nilang na naturo sa akin natural ka pag mag-acting ka kapong kakabahan hindi lang po yan tsaka yung pagsasama po yung marunong ka dapat po makisama talaga kahit yun nga kahit may ka po dapat tanggalin nyo po yun sa sarili nyo kasi kailangan po makisama. Thank you, Ashton. How about for you, Kyle? Yes, madami akong natutunan talaga. Lalo na siyempre yung focus mo sa trabaho, kung paano ka magtrabaho, importante. I mean, siyempre ngayon, talagang yan, sila Blythe, sila talaga yung face talaga ng ngayon sa ABS. So, ang laking opportunity na nakatrabaho ko sila. Kasi first time ko rin talaga sila makatrabahong apat. So, ang ganda ng opportunity na. And ayun, madami akong nadala, natutunan sa kanila kahit sa short time na nagkatrabaho kami. Maganda yung working habits nila eh. So, ang maganda yung kasi ako, may natutunan ako sa kanila na pwede kong dalhin sa mga other projects na pwede kong punta. So, magagaling sila and mababayad silang lahat. Kaya nagkasundo kami lahat. Thank you. And for my next question naman kay Raven at saka kay Renchi. So, for Raven and Renchi,
since bago pa lang tayo as or mga newbies na mga artista natin for Dreamscape, no? Ano yung pinakakinabahan kayong scene and paano kayo nag-prepare? Hello po. Bali, ayun po, yung may pinakakinabahan po na eksena, I think, hindi, magiging spoiler siya eh. Magkakaroon po ng spoiler. Pero meron po isang eksena na madami po kami. Tapos big scene po siya. And ayun po, ang dami po nangyayari sa eksena. Tapos, nag-prepare po ako sa pagbasa po na script na pag-ready. Dahil syempre po, ang hirap po magkamali na nakakahiya po dahil magka-cause of delay or nakakahiya sa mga co-actors, alam na po sa mga veteran actors. So, ayun po, yung eksena po na yun na hindi ko po masabi. Thank you, Renchi. How about for you, Raven? Actually, pareho po kami ng scene na naisip, pakiramdam ko, pareho po kami. Yung po kasing scene na yun, madami din po kami. Tas, yun nga po, big scene po siya. Pero at the same time po, yun yung pinaka naging paborito ko. And para sa akin, madali po siyang execute emotionally. Kasi kahit hindi po kami mag-usap-usap, parang in the scene po, nangusap po talaga yung mga mata namin. Tapos talagang natural po na magiging emotional lang ka lang po talaga. And I think it's one of the best scenes sa series. Kaya, yun. Thank you and congratulations to everyone. Thank you, Chad. Thank you, Sir Chad. Thank you po. Ingat po. Thank you, Chad. Yan, MJ, our next set of questions will come from Jimpy and Arcon of pep.ph. Jimpy? Hello, good evening. Good evening to MJ and Justin. First question for Aliana. Gusto ko lang i-ask kasi, di ba isa to sa parang ano, big break mo talaga after being a child star. Yung laging before ang pinaporte mo lang yung mga younger versions ng mga bida sa teleserye. So parang ano ang naramdaman mo na ngayon, patapos na yung una mong break and at the same time, nagkaroon ka na talaga ng role na kasi from the beginning till the end, nandun ka, hindi lang yung pangbatang role, di ba? Yung feeling po sa akin is syempre sobrang thankful ko po na naging part ako ng ganito, nakaranas ako na maging part ng show na to and maggampanan yung role na to and makatrabaho yung mga veteran actors and marami ang natutunan sa kanila. And ayun nga po, like I said kanina, parang challenging talaga siya for me. So this is something new. Feeling mo ba dumating naman yung break po at the right time? Who would have thought, di ba, na pandemic ngayon, parang ang hirap makagawa ng project. Pero kita mo naman, nabigyan ka ng break ng Dreamscape at this time. At the right time. Well, ako naman, I can't predict or can't say when the right time really is, di ba? Parang feeling ko, hindi ko masasabi. Pero ako, thankful lang ako na nangyari to. And at a young age na experience ko lahat ng to. That's it po. Ayan. Congratulations, Aliana. And second question for Renchi. How do you feel then na ikaw kasi dalawang shows ka nakikita ngayon, Wag Ka Pamamba and La Vida Lena. So parang ang sinasabi ng netizens, you're the next ano big thing pagdating sa mga teens. Hello po. Ayun. Okay po ako. Masaya po ako na ayun po yung nangyayari ngayon na dalawa po yung show. Kaya thankful po talaga ako sa Dreamscape. And syempre sa mga tao po nagtitiwala sa akin. Maraming salamat po sa inyo. And ayun, napa-flatter po ako and natutuwa dahil nabigyan po ako ng gantong pagkakataon. Pinagkatiwalaan po nila ako. Kaya sobrang masaya po ako. Nababasa mo ba ang mga tweets na ano, maraming nagka-crush sa'yo ng mga ano, kapamilya accounts? Ah, yes po. Nagtitingin-tingin din po ako. Nagla-like-like din po. Paminsan-minsan, binabasa ko po. Ayan. Thank you po sa lahat and thank congratulations sa so, Wag Kang Mamba. Thank Jimmy, you. What do you mean thank by you. Jimmy, what do you mean by kapamilya accounts? Yung mga sa Twitter, di ba? Yung parang ano, nag-tweet sila ng mga ano, yung mga next big thing, ganyan. Yung mga alts. Ah, okay. Si Renchi, okay. Yung lagi ko nababasa dun sa kanila. Crush mo din. Sila, yung nagsasabi. Makakita ka man ulit. Thank you, Jimpy. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Justin, thank who's you next? Thank you po.
The last set of questions for this batch will come from ayan, Brian Albert Abilido of Chicanes Avenue. Hi, Albert. Hey, hi, Sir Albert. Good evening. Congratulations. Hi, MJ. Nasa US ka pa? Yeah. Ay, taray. Anyways, ay, congratulations sa mga bagets, ganyan. Yung question ko, this one could be for every one of you. Gusto ko sana, ano, parang specifics talaga, specific example wherein, anong tawag dito, by, maybe by observation or maybe by sinabi talaga sa inyo, yung hindi nyo makakalimutan from the senior stars involved in the show. Yung mga like the likes of Yula Valdez, Miss Sylvia Sanchez, yung talagang hindi nyo makakalimutan from them. Sige, let's start with you, Kyle. Siguro si... Okay, sige. I was about to point to Aliana kasi si Aliana, si Yula yung kanyang eksena. But sige, let's go to Kyle first. Yes. Hi, Albert. Hi, Sir Albert. Good evening. Ayun, madami kasi ay, talaga sila, Miss Sylvia, talagang laging nag-a-advise sa amin. Yun yung nakakatuwa kasi talagang willing sila to help us para alam namin yung gagawin namin. Lalo na kami, nagsisimula pa lang kami. And talagang sila, wala pa kami sa mundong to, nandito na sila sa industriya. So, ang laking bagay noon, talaga mga veterano na lahat. And ayun, feeling ko isa sa mga tumatak talaga sa akin, yung pakikisama talaga. Tsaka yung focus mo sa trabaho. Kailangan, pag nagtrabaho ka, nandun ka, hindi pwede yung wala ka sa focus. Kasi lalo nagsimula ka, kailangan magawa mo ng maaga yan para yun na yung makakasanayan mo. Yun yung magiging habit mo all throughout sa trabaho mo. And sobrang thankful ako sa kanilang lahat. Kaya, ayun, thankful ako, babauni ko lahat yun sa mga next projects ko. Thank you. Nice, nice. You make a good point, di ba? Develop the habits as early as yeah. Now. Correct. Yes, Aliana, na ano, palaging, ano, ka-eksena si, ano, Yula. Well, ang natutunan ko po kay Mama Yu is, una pa lang po kasi yung stopping point, lagi namin pinagtatawanan yan kasi lagi po nagkakamali. So sinasabi niya lagi na pag hindi ka nakikita ng camera, ay hindi mo nakikita ang camera, hindi ka na nakikita ng camera, so always know your place. Parang ganun, lagi kami nagtatawanan na dapat alam ko, mag-set up na ako ng ways, ganun. Pero ang natutunan ko po talaga is acting is reacting. And sinabi rin po sa akin yan ni Tita Sylvia, na acting is reacting with to your co-actors and feeling the scene. Na kunwari sa eksena to, hindi ako si Aliana, ako si Sophia. So dadamahin ko siya. And makinig ako sa sinasabi ng ka-eksena ko na hindi lang ako dapat naka-focus sa lines ko, na kailan ako magbabato, kailan yung cue ko. Dapat makikinig ako sa sinasabi niya para mas totoo yung scene, mas natural po. Ganun. And syempre, outside naman of taping, sinasabi sa akin ni Mama Yu is to always stay humble, ganun, and just be myself. Ayan po. Nice. Ang taray, no? Ando na talaga yung pagiging mother ni Yula talaga sa'yo. Yes po. Super thankful po ako. Margo. Hello po. Ayun po, marami po akong natutunan sa kanila sobra. Kasi lagi po, lagi po sila nag-a-advise sa amin. Pinaka natutunan ko po kay Tita Ibiang. Sa amin po mga baguhan, syempre po, yun nga po, wala po po kami alam-alam. So, ayun po, nag-advise po siya sa amin na makibonding po kami sa mga seniors, gano'n, na pag hindi po namin alam yung gagawin, magtanong po kami sa mga seniors, tuhan, para marami po kami natutunan. Okay. Good point yung makibonding. Lalo na, di ba, kasi gusto nila binabati, anong tawag dito, the importance of pagbati talaga, no? Ashton, from you. Hello po, good evening po. Sa akin po, madami po eh. Yun nga po, yung marunong ka dapat po makisama, tapos yung pagdating po sa ating kailangan, natural lang po na pag, syempre, magbibitaw ka po ng salita, hindi yung parang may sinasabi ka lang po, dapat may feelings po talaga yung parang nasa in-character ko po talaga. So, ayun nga po, makisama po, lalo na po, yung enjoy ko po yung
mga usapan po namin tuwing pahinga po yung ganun, parang sila Sir Doms po nagbibigay sa amin ng mga advice po, yun po. Yun po talaga, hindi ko po makakalimutan yun. Madadala ko po yun kahit saan. Thank you, Ashton. Renshi. Hello po. Sobrang dami pong natutunan eh. Kaya dyan po kila Miss Maylene, kila Tita Sylvia, kila Sir Dong. Ayun po, sobrang dami kila Miss Yula. I think yung mga tumatak po sa akin is yung pagiging professional po sa trabaho, yung pahalagahan po yung trabaho na maging mabait po, maging palabate, na wala naman po mawawala kung babati ka, na magsabi lang po good morning or mag-hi. Ayun po yung tumatak sa akin. Tapos kay Direct Manny din po, yung pagpumunta po ng set, dapat prepared ka sa mga pupunan po, ganun. Dapat ready ka. Ayun po yung pinanatutunan ko sa kanila is yung pagiging professional and yung matuto pong makisama sa mga co-actors and syempre respeto po. Thank you, Renshi. Thank you po. Hello po. Yes, Raven. Hi. Ako naman po, siguro sa technical po po si Miss Mai, talagang how to find your camera po, dinrowing niya pa po yun. Para, dun ko po talaga pinaka naintindihan, yung finding your camera. Tapos, marami rin po, sobrang dami ko din po natutunan from Kuya Dom, Tita Sylvia, Miss Yula, and everyone po na sa senior artist, even sa mga sa Gold School po. Inalalayan po nila kami. Pero, yung pinaka natutunan ko po is yung importance po ng pagkakaroon ng bond sa everyone sa cast. Kasi sobrang mahihiyain po ako. Pero as much as possible, nagtry po silang mag-reach out and umintindihin kami. And na sobra ko po na-appreciate yan as someone na baguhan ng introvert. Kaya po, binigyan po nila kami ng chance and sobrang thankful po kaming lahat. Thank you Raven. Thank you. Thank you MJ. I think natanong nagsumagot na lahat, no? Thank you MJ, Justin. Thank you po. Thank you.